Hi, sa video to yung masamang comment mo, buti wala ko pinagkaiba yung paboto yung sa my channel. Nung nagko-construction ako, nung nag-aral ako ng isang, nag-construction ako, alas na meron ako mapapakalimbangan na isang bagay o mahingi ko dun sa tao, hinihingi ko talaga ako dahil yung mga kahoy. So may mga construction na mismo yung foreman mo o kaya yung katrabaho mo o kaya yung may-ari ng bahay, pumapayo sila. Eh sige, uwi mo na yung mga panggatong yan, inuwi ko yan. Then ito, nag-aaral ako ng electrical, matagal na itong nakistock sa akin. Ano, yan, tinatago ko pa rin siya kasi masino pa ako sa gamit. Then yung mga notebook ko na pinag-aralan ko nung since elementary ako, high school ako, tsaka yun, nag-aaral ako sa TESDA. Yung mga gamit na yun, ano, iniingatan ko din talaga siya. Yung mga notes, yung mga topic, yung mga research, yung mga pinaprint, ganun ako kaingat. So iniingatan ko talaga yung mga notebook kasi may babalikan ba? So, mahilig kasi ako noon, nung panahon na yon, nung nag-aaral ako, yung mag-islam book, tapos yung gumawa ng mga ano, yung mga pinapipirma, pinasusulat ako sa mga classmate ko, yung mga favorite food nila, yung mga wish nila, o yung mga elementary nila, yung mga ganun ba. So, nagiging ano ko yun, hanggang sa nakasanay ako magbasa ng mga comics, diaryo, magazine, tapos hanggang sa nagkaroon ako ng kaibigan na ganoon din yung style ng kanyang mga ginagawa sa buhay, kaya nagkaroon ako ng idea. Nung naging runner naman ako, yun naman yung time na nahiwalay ako sa asawa. Gumawa din ako ng paraan para hindi ako mangulila, o yun yung naging outlet ko. Kaya nung nag-aaral ako, wala naman ako mga certificate o medal, pero nung naging kahiligan ko yung mag-jogging, so doon ako nakatanggap ng mga iba't ibang klaseng certificate kasi yung depende yan sa organizer. So tapos doon nakaka-receive ka ng medal, and then yung binabayaran mo consumable naman as yung mga ano, yung mga pagkain, yung mga freebies, tapos meron ka pang damit, lumakas ka na, nagkaroon ka pa ng singlet, so sando, tapos nagkaroon ka pa ng certificate, nagkaroon ka pa ng mga kaibigan. So nung naging runner ako, nakatanggap din ako ng mga iba't ibang yung hinahanap yung boss na diyan ko, yung photographer, kaya nakadagdag sa akin. Siguro kung wala akong asawa, hindi yun ang magiging buhay ko. Hindi ako magiging runner, hindi rin ako magiging photographer, na assistant ng photographer, hindi rin ako magiging mag-aral ng mga organic o mga agriculture. Siguro hindi yun ang magiging priority ko kasi may asawa na ako, kasi may binubuhay ka na, may ginagas, may tinataguyod ka. Nung naging solo parent ako, marami din ako naging benepisyo o mga pinagkabalahan. At malaking bagay din sa akin yung nangyari sa buhay ko, kahit papaano. Hindi man ako yung sinuwerte, totally talaga inaamin ko, hindi rin ako matagumpay o hindi ko din sinasabing baksak ako. Ay, yung bagong failed, o nag-failed ba ang tawag doon? So, F-A-I-L. So, failed din ako. Kasi, hindi ko din masasabing ano eh. Depende rin siguro yung kung ang pamilya ko o nanay ko, magulang ko. Meron talaga silang, nag-asawa talaga sila. Meron talaga silang minana sa mga magulang niya. Bawa, yung papa ko, may minana rin sa kanyang mga magulang. And then, yung nanay ko, may mga minana. And then, yung nanay at tatay ko, natustusan ako sa pag-aaral. Hindi naman ganun nangyari kasi lumaki ako sa lola ko. And with that, yung kung mag-aasawa ako, tapos kung wala din akong ano, yung foundation ba, ang hirap kasi kapag nagsimula ka sa walang wala. And meron kasi iba-iba yung kwento ng buhay na ano, walang wala tapos nagsikap, nagtagumpay. Iba-iba tayo ng ano, ng buhay talaga. Iba-iba yung pinagdadaanan, may karamdaman, may na-hospital, meron yung mahirap nga, met me nasa hospital. Iba-iba talagang kwento ng buhay. So, yun lang naman for the vlog and share stories. Hindi rin naman ako katalinuhan at hindi rin naman talaga ako matalino. Pero, iba-iba ng kwento ng buhay yung bawat Pilipino o bawat tao. Siguro sa buong mundo, ganyan din eh. Maring kakaiba ako o meron akong kaparehas na ugali kasi masinop ako sa gamit. And then, siguro may mga kagaya din Michael na hiwalay din sa asawa. So, iba-iba. And iba-iba din yung ugali kasi ano, ako talaga maingit talaga ako sa gamit kasi siguro yun talaga yung ugali ko. And ano, salamat lang sa nangyari sa buhay ko.
Hindi man ako nagtagumpay sa buhay, pero masaya na rin na ipinanganak ko sa mundong ito. And siguro inspirasyon, anak din, siguro yun naging mahalagang buhay ko. And masaya na ako nung meron ako eh. Yung pagbablog ko nga, yung sabi ko nga, mag-comment, masama-masama comment, mabuti, wala naman pinagkaiba yung paborito.